Sa iba pang top story, apat na anggulo ang sinisilip ngayon ng Philippine National Police o PNP sa nangyaring pamamaril sa Sugarcane City, Negros Occidental na ikinasawi ng 9 na magsasaka kabilang ang 2 menor de edad. Malaki raw ang posibilidad na ang rebeldeng grupong New People's Army ang nasa likod nito. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Patuloy ang imbestigasyon ng Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa isang farm sa Sugarcane City, Negros Occidental noong Sabado ng gabi. 9 na magsasaka ang nasawi sa insidente, kabilang na ang 2 minor de edad. Ayon kay PNP Region 6 Director, Police Chief Superintendent John Bulalakaw, nasa 5 hanggang 7 sospek ang nasa likod ng pamamaril, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng SOCO sa crime scene. Sa ngayon, 3 persons of interest ang hawak ng PNP, na pawang mga miyembro ng core group ng National Federation of Sugar Workers na konektado sa NPA. 2 sa kanila ang sumailalim na sa farapin test. Yung ating SOCO na nag-imbestiga sa crime scene ay may mga sinasabi na ang suspects daw ay maaring between 5 and 7 people lang. But itong mga core group members na umalis ay nagsasabi na mga 40 ang umatake. So there are conflicting statements from the core group members. Kaya ito ay pinag-aaralan namin na maaaring kagagawan din nila at isisi nila sa ating pamahalaan. Base sa inisyal na imbestigasyon, nagtungo raw sa lugar ang mga biktima sa pag-asang makakakuha rin ng deed of donations mula sa landowner matapos nilang mabalitaan na may ilang magsasaka na nabigyan ito. 4 na anggulo ang sinisilip ng Binong Special Investigation Task Group sa nangyaring krimen. Una, posible raw na ang mismong may-ari ng hasyenda ang nagpapatay sa mga ito sa pamamagitan ng mga goons. Pangalawa, posible raw na may iba pang claimant sa hasyenda na konektado sa NPA ang nasa likod ng krimen. Ikatlo, maaari daw na ito ay solong pakanan ng New People's Army para ibinta ang insidente sa mga sundalo at sa gobyerno. Yes, taga-ibang lugar sila. Ito mga 2 araw pa lang na members ng Federation of Sugar Workers. At lumalabas base sa initial investigation ng ating police ay parang lumalabas na ipinain sila doon. That is why we came up with our angle na maaaring this was perpetrated by the New People's Army in pursuance of their campaign to discredit the Philippine government. Si PNP Chief Oscar Albayalde, kumbinsido na NPA ang nasa likod ng krimen. Bahagi daw ito ng offland bungkalan at offland okupasyon na layong mag-umpisa ng gulo sa pagitan ng mga magsasaka at landowner. Kaya nga sila naggagawa ng ganitong mga atrocities to show that they are still a force to reckon with. Dahil marami na ang nagsosurrender sa kanilang hanay. Especially dito sa may parte ng Region 4A, ang dami ng yung mga armado nila mismo ay nagsosurrender. Kaya sila merong tinatawag na yung offland kung anong supermarket, merong kung ano-ano silang mga offland. This is all to show that they are still a force to reckon with. Parang gusto nilang ipalabas na medyo malakas pa sila. Samantala, ikinukonsidera naman ng PNP na pang-apat na anggulo ang posibleng kinalaman ng mga miyembro ng CAFGO sa insidente na kasalukuyan na raw nilang iniimbestigahan. Minsan na raw kasing nagkainitan ng mga CAFGO at ang mga farm workers sa lugar noong 2015. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25.